So pag-usapan po natin yung pong naging opening kanina sa Commissioner's Cup ng PBA dyan po sa Mall of Asia Arena. Alam nyo, pag nagsasabi ako ng mga ganitong hindi magandang kwento tungkol sa PBA, ako po ay nalulungkot din. Dahil syempre po, mahal natin ang PBA, gusto po nating umasenso, gusto po nating lumakas palalo at bumalik. Doon sa kung ano po yung PBA nung araw, kung gaano kalakas yung PBA nung kabataan po natin, 'di ba? Oh, pero yun nga po sa opening kanina, eh parang konti nung nanood. Parang kumakalog yung Mall of Asia Arena. Ang laki pa naman, pero sobrang daming bakanting mga upuan. Ha? At sino ba naman ang gaganaan? Siyempre, matatraffic ka, papapuntang MOA. O tapos ang papanoorin mong mga teams, eh parang wala namang drive para talagang manalo. Pag nakakuha ng malalakas na player, ay alam mong ite-trade lang doon sa mga mayayamang teams, di ba? Doon sa nag-aaway na dalawang parlor. So, paano ka gaganahang manood? At kayo na nga nangyari, napaka-lopsided nung game kanina. Nanalo ang bumibisitang Bay Area Dragons sa Blackwater 133-87. Tambak. Napakatambak. Si Miles Powell, yung import ng Bay Area, siya pa yung pinaka-smallest import, pero siya yung sumabog talaga with 41 points as the guest team dominated from start to finish. So hindi nakalapit itong Blackwater. Glenn Young had 22 points for the Dragons. Ato Ular had a double-double with 13 points and 14 rebounds, but import Cameron Krutwig underperformed as the bossing struggled to put the clamps on Powell. Yung pong si Troy Rosario, yung bagong kuha mula sa Token Tech, sabi daw, excited na daw silang makuha dyan, sabi ng owner ng Blackwater, hindi po nakapaglaro ngayon. He did not play. At yung kanilang losing streak ay umabot na po sa 7 straight, dating back to the last conference. So nakakalungkot po yung ayaw po nating makita yung ganyan. May mga teams na talaga mahina na hindi naman dapat. Kasi nakakapag-trade naman siya ng malalakas na player eh. Nakakakuha naman siya. Kaso anong nangyayari? Yun ang problema. Na ang hirap na parang walang intensyon na ano. Walang intensyon talaga na panalunin o to perform well yung pong kanilang team. Parang ganun yung impression na naiiwan po sa tao. Kaya po, nagkakaroon tuloy ng mga ganyang games. Di ba? Maganda sana kung merong home and away. Eh nakukumpara nga po sa MPBL, mas puno pa yung mga laro. Yung pong sa Valientes sa Zamboanga versus sa Mavs, 15,000 yung pong nanood nung exhibition game lang yun. Pero ang daming nanood. Yung pong PBA Moto Club na puro retired na. Retired na yun lahat, ha, wala nang active. At laban sa Mavs, puno po kaagad yung pong Phil Oil. Diba? Di ang ganda tignan, puno. Diba? Bakit yun nakakaya? So, meron pong mali eh. Kapag ganyan eh, na opening match, tas may mga teams na talagang hindi na bi-build up, walang marketing na kasi ang dami na ngayon na pwedeng gawin eh. Mga online marketing, mga vlogs, mga TikTok, mga ang daming pwedeng gawin to excite yung pong mga tao na manood. Diba? Pero yun nga, paano ma-excite yung mga tao kung ang impression talaga ay farm team itong mga naglalaro? Diba? Parang labanan ng mga farm team. Ganun po yung nangyayari po. Diyan po, kanina. Kasi yung sumunod na laban, yung Northport din, di ba? O, yun. Puro mga ex-Hinebra. Hindi naman sinusuportahan ng mga taga-Hinebra. Suportahan nyo din naman. Puro parang Hinebra farm team itong ano eh. Itong Northport eh. Suportahan nyo din. Di ba? Charot-charot lang. O, pero yun nga eh. Yan po talaga ang ongoing na problema po ng PBA. Gusto po nating masolve. Sa ngayon po, walang nakikinig po sa atin. Buti na lang, merong mga katulad ni Coach Yeng Giao at ng Rain or Shine. Diba? Who are still trying to do things the right way. Kulang sila sa pera, kulang sila sa resources, kakayahan, hindi katulad ng RSA group at saka MVP group. O pero lalaban sila. So maganda suportahan natin yung ganun. Tingnan din po natin yung Converge kung how far will they will be able to take this. At kung katulad din ba sila, magiging maayos din ba sila at hindi sila makikisama doon sa kalokohan na ginagawa po ng mga malalaking grupo.
O so yun po. So tomorrow, yan, meron po akong sisimulan na bago sa Rain or Shine. So abangan nyo po yan. Medyo excited din ako dun. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin, mga ka-PBA. See you po sa next video. Tomorrow is Rain or Shine Day. Abangan nyo po yan, yung mga vlog ko tomorrow. Okay? See you po sa next video po natin, mga ka-PBA. Bye-bye.